Hi, sir. Yung ano niyo po, yung paggamit po ng mask, hindi po maayos ang pagkakalagay. Mali po ba? Mali po. Dapat po, ba? Dapat covered po ang nose at yung mouth ninyo. So, bali ganito po ba? Yan, mas okay yan. Tama yan. Ang paggamit po ng mask, siguraduhin na naka-cover ang ilong at bunganga. Sir, yung face shield po, mali po yung pagkakasuot. Ganito, di ba? Face shield na. Ganito eh, ginawa niyo pong headband eh. Ay, paano ba? Ang tamang pagsusuot po ng face shield, dapat nakukubera ng buong mukha. So, pakibaba po. Yan. So, ayan. So, ang tamang pagsusuot po ng face shield, dapat ay matatakpan ang buong mukha nang sa ganun ay karagdagang protection na rin. I'm Caleb Kenil Garcia Pamatian at ito po ang Helping Hands with the Heart. And yun lamang po ang gusto kong sabihin na stay positive in your mind and always stay negative with COVID-19. God bless you! Good day na po, Biscanos. Muli ako po si Joshua Calob. At sa ating talakayan na How to Deal with New Normal and Keeping Safe During Pandemic, kasama ko ngayon ang ating panauhin na isang registered nurse, walang iba kundi si Mr. Renz Zerbulacos. Sir Renz, paano naman na iba ng pandemya yung daily routine? Sa totoo lang, napaka-importante talaga na maging ready tayo sa mga ganitong pagkakataon. Isa siguro sa mga naging advantage ko bilang nurse at may idea regarding sa new normal na kinakaharap natin is how to stay healthy during this pandemic, and napaka-importante talaga ng taking care of self at ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang sa pagiging malinis o pag-iwas sa virus, but ang pagiging healthy kasi lalo na sa panahon ng pandemic is holistic dapat. So, when we say holistic, dapat healthy tayo mentally, spiritually, healthy tayo emotionally, and syempre physically, kasi yan talaga naman, di ba, pag pandemic sa mga virus, yan talagang unang tinatamaan. Sa akin, napaka-importante sa panahon ngayon na alagaan natin ang sarili, na dapat hindi natin nineneglect yung mga simpleng tamang pagtulog, tamang pagkain, kumain ng mga nutritious food, at yun yung mga importante na nakakatulong para tumaas ang ating immune system. Ang immune system kasi ay napakahalaga sa ating pangangatawan upang malabanan natin ang anumang klase ng sakit. Hindi lang yung COVID, hindi lang yung coronavirus, but kahit simpleng sipon, yung mga seasonal flu na na-experience natin, na lalo na lumalamig ang panahon. So, ang dami nating pwedeng maiwasan kapag tayo ay natutulog ng sapat. Isa sa mga factor din kahit kumakain tayo ng sapat, kung mabisyo ba tayong tao. So, watch out din natin yung consumption sa pag-alcohol, sa mga sigarilyo, ganyan. Kung pwede, i-minimize na lang siya. And pagdating naman sa daily routine, exercise talaga, napaka-importante. Gusto ko i-share, pag gising ko sa umaga, okay na sa akin for yung mag-warm up ka, yung little siguro 30-minute push-up, tapos with other dumbbell or timbang may tubig, anything na mabibigat na pwede mo na i-maximize sa bahay mo. So, hindi mo na kailangan pumunta sa gym. Healthy din na napagpapawisan ka, uminom ka ng wasto, yan, at sapat na tubig, at least 8 to 10 glasses of water a day. Isa sa siguro sa mga napapansin ko na kailangan din natin is maging active tayo sa loob ng bahay, lalo na ngayon, syempre, wala tayong choice kundi mag-stay, di ba? Stay home, staycation. Ngayon, may mga student tayo ngayon na wala silang choice kundi mag-aral, bawal lumabas, ganyan. So, we can be productive kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa compound ka lang. Like, reading books, kung ano man yung mga nag-keep interesting sa'yo. Like, siguro, gusto mo matuto about sa music. Napaka-available na ng social media sa atin, di ba? Ang dami na natin pwedeng ma-explore. YouTube alone pa lang, di ba? Na pwede na nating explore yung mga hilig natin sa pagluluto, sa mga plantito-plantita, ayan, sa mga nagbi-business dyan, online, no? Online selling.
you can maximize your time, but don't forget your health. Kasi yan ang napaka-importante. Sa ating pag-deal with the new normal, syempre, yung mga mode of transportation, ano yung mode of transportation mo sa pagpunta sa work, sa church, and so on, and other activities? Ako kasi bilang isang single, andaling mag-adjust, di ba? Andaling mag-adjust, lalo pag wala kang pamilya, wala kang masyadong iniisip no, na sasakyan, ganyan. Usually, nung pumasok tong pandemic na to, talagang hirap tayo sa mode of transportation. Kayo ba nga, naglalakad na lang, di? Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon naglalakad tayo. So, I'm thankful tong pandemic na to, nagkaroon ako ng bike. So, isa sa mga nakita ko, lalo na ngayon, sa panahon natin, ang daming nagbabike. Napaka-perfect niyan na pwedeng maging mode of transportation natin. Lalo na kung gusto mo maging form of exercise yan, you can siguro at least once a week, lalo na dito sa... Yes, dito sa Nueva Vizcaya alone pa lang, ang dami na nating mga nature na pwede ma-explore. Yeah, tsaka kung mapapansin natin, napakaraming mga Nueva Vizcayanos din ang nagbabike na pupunta sa iba't ibang destination sa Nueva Vizcaya. Kung may maganda na naidulot ang pandemic, siguro yung naibalik yung sustainable na transportation, which is cycling, yung pagbabike. Ikaw na rin siguro yung namamalengke at pumapasok sa grocery. So, paano naman yung mga ways mo on how to sanitize yung mga napabili? Usually kasi, kung mapapansin natin ngayon, I think hindi lang dito sa province natin, but as we observe siguro nationwide, talagang mandatory ang face shield. At the same time, pagpasok mo, merong body temperature check, tapos magla-log in tayo, ganyan. Huwag nating i-take for granted, lalo na pag pumupunta tayo sa mga grocery, hindi natin talaga maiwasan na nagpa-fluctuate o maraming tao. So, pagpasok pa lang, keep distance kapag nandun ka na sa counter, observe natin yung social distancing, tapos hanggat maaari, umiwas sa mga maraming mga crowd para at least yung risk mo hindi ganun kataas. Sanitation, I think mura na rin na ang alcohol, so maganda na may baon ka ding alcohol para anytime pagpasok mo sa grocery o pag sa labas mo, pwede kang mag-sanitize. And of course, don't forget your face mask. Napaka-importante yan. Face mask is very, is a must. Ganyan. Face mask is a must. Parang ganyan. At saka isang admin na rin na missionary dito sa church. Siyempre, ikaw na rin sa, siguro isa ka rin sa mga nagpa-facilitate ng safety protocols inside the church. So, ano naman yung mga pagbabago na bago sa nung nagkaroon na ng pandemya? Sa pagsuserve kasi dito sa church, di ba? So, we also comply with the protocols na ini-initiate ng LGU. So, talagang napaka-importante may compliance tayo sa LGU. Kasi ano yan eh, it's a must, di ba? And ayaw din natin na maging pasaway, syempre. Lalo na napaka-importante na kailangan nating maging mindful and cautious. Lalo na at as much as possible, iwasan natin yung malawakang transmission. So, dito sa church, every time we do the Sunday service or anumang mga gathering, meron kaming system na ginagawa ngayon at available siya sa online. So, the day before the service, meron ng link na parang pang online registration. So, doon pa lang makikita na kung sino yung pupunta on the day sa service, sa on-site, ma-check nila doon yung mga lugar na pinuntahan nila, meron ba sila mga sintomas na nararanasan na kadalasan nakikita sa isang infected ng COVID. And pag pumunta naman na sila dito, chine-check din yung body temperature nila para at least ma-assure din. So pagpasok nila dito, chine-check din yung social distancing, yung mga upuan talagang at least 1 meter yung pagitan, tapos may mask, napaka-importante ng mask. Tapos pagpasok mo, mag-login lang, tapos may alcohol din na gagamitin. Tapos kung hanggat maaari, after lumabas, di ba, pagtapos ng service, hanggat maaari, dini-discourage namin yung mga fellowship na yan, o yung parang... Yes, kasi nga, hindi natin alam, baka mamaya kung saan ulit sila magpunta, so mas malaki na naman yung risk. So, we also limit the capacity, siguro kung capacity ng center na to is yung 50% ng capacity lang, so hindi namin pinupuno para at least
meron ding ano, maiwasan din yung crowd, yung sobrang dami nang pumapasok. Okay, so Renz, nabanggit mo kanina na meron kang bike na isa rin sa mga ways mo na para magkaroon ng exercise, ano? So sa cycling, syempre meron din mga siguro mga pagbabago, ano? So paano yung mga ways mo para magbike sa labas with your friends ba or as a group or Suli, nung una talaga, syempre magbabike, di ba? Lalabas ka, parang e-expose ka. Pero ang maganda kasi dito, when I go to nature, I mean sa mga places na gusto nating explore, mas open kasi siya. So, mas lesser din yung ano, kasi pupuntahan mo nga eh, ma-enjoy mo yung nature, fresh air, ganyan. So, syempre, napaka-importante pa rin na magdala ka ng face mask. Hanggat maaari, hindi masyadong marami yung makakasama mo. Siguro, enough na yung mga apat, ganyan, or tatlo, or dalawa, as long as hindi kayo yung parang sobrang clingy na, alam niyo yung magmamit kayo ng mga kabarkada, tapos yung talagang parang ano, sobrang close kayo. So, meron pa rin, mindful pa rin tayo pagdating sa pakikipag-usap, may face mask, tapos hanggat maaari, discourage yung hawak ng kamay, ganyan. Tapos, pag syempre, after ng bike, minsan kainan na rin, pumupunta kami sa mga, alam niyo dyan, mga fast food. So, ino-observe pa rin namin yung ano, dahil halos lahat naman na pinupuntahan natin sa store, mindful din sila pagdating sa mga social distancing, yung face mask is a must, tapos yung alcohol ka, tapos marami pang mga, yun, hand washing, importante yun bago ka kumain para at least hindi mo ano, tsaka isa pa, hanggat maaari syempre pag nasa labas ka, nagbabike ka ganyan, hanggat maaari i-avoid mo yung kung ano-ano hinahawakan mo, 'di ba, na kung hawak ka sa mga puno, 'di ba? Tapos lalo na discourage natin yung naghahawak din tayo sa mukha natin kasi mali natin, 'di ba, may mga dumi-dumi sa kamay natin, tapos hindi natin namamalayan eh, nahawakan na natin yung ilong natin, ang kapikate, tapos yung mata natin, tapos minsan nasisingot na natin, minsan nalulunok na natin kung ano man yung mga mikrobyo na nahawakan natin pag na-expose tayo sa labas. Ayun din. So, ngayong pandemya ngayon, medyo tumaas daw yung nagkakaroon ng anxiety, you know? So, napaka-importante din na magkaroon ng mga different activities outdoor, gaya ng pag-bike. At syempre, yung mga katulad ko rin na plantita. Ikaw, Renz, ano ba yung mga naging libangan mo din during this pandemic? Para nang sagam, syempre, hindi lang pag-iingat when it comes to pandemic, when it comes to bio. Syempre, kailangan din yung mental health. Mental health, napaka broad, ibig sabihin napaka lawak ng saklaw pagdating sa mental health. At sa pandemic, sa setup natin ngayon, lalo na hindi pa tayo tapos sa pakikipabaka sa pandemyang ito, yung anxiety ganyan, napaka-importante na sabi ko nga kanina na maximize siguro kung ano yung strength mo, kung saan ka masaya, kung ano yung mga pinagkakaabalaan mo, whether kung like for me, 'di ba, na magandang lalo na ngayon sa Netflix, 'di ba, pwede kang manood at least malibang ka lang, tapos pwede rin namang sa assembly or may mga other online platform like Messenger where you can siguro create a chat group with your friends, lalo na ngayon, 'di ba, sabik na sabik tayo ma-meet yung mga kaibigan natin, so it's still possible you can enjoy yung time with your friends. Alam mo, napaka-helpful nitong ano, yung social aspect with regards to dealing anxiety. Kasi ang tao ngayon, lalo na maraming nakakulong, mayroon mararamdaman nila feeling alone ba. Pero with regards to anxiety, ang sarap lang dana na meron kang nakakausap, meron kang mga kaibigan sa social media. Alam mo yun, kahit sa online, sa mga online classes, maganda rin talaga na ngayon, pwede naman ng mag-meet at as far as we consider yung social distancing, napaka-importante na meron din tayong parang social life. Renz, syempre bilang isang registered nurse na siguro nasubukan mo na rin mag-handle ng pasyente, di ba? So, yes. Talagang kitang-kita mo naman yung hirap ng mga pasyente, hindi lang yung halimbawa, hindi lang yung kinamaan ng virus. At syempre yung iba pang mga pasyente na may iba't ibang diseases. So, ano yung maaari mong may bigay as advice sa ating mga novice kaya iba pang mga nanonood para nagsaganon mas maiwasan pa iba't ibang diseases? Again, sabi ko nga na
nag-uumpisa kasi yan na syempre maraming napaka-prone talagang matamaan ng virus or anumang klaseng mga sakit kapag ang immune system natin ay bumigay. So, ang piece of advice, huwag nating hintayin na ano, alam niyo yung tip, yung pag-inom pa lang ng vitamin C, usually yan, tinitake yan kahit healthy ka pa lang. So, ibig sabihin... Medyo guilty ako sa part na to kasi... Diba? Nung nagkaroon ng pandemic, that time lang na nagkaubusan ng mga ascorbic acid, at iba pang mga vitamin C sa drugstore, kaya ko, ayun, that time din ako na nagtitake. Pero alam mo yun, kung isipin mo, kung wala mang pandemic, kahit walang virus, dapat sinusustain pa rin natin yung katawan natin kung anong mga supplements na kailangan nito. Ayun. Exactly. At napaka-importante talaga na health is wealth. Kaya nga, di ba, yung mga nagkakasakit, doon nila nararamdaman na health is wealth kasi magastos. Kapag nagkasakit ka, alam mo, halos lahat ng ipon mo napupunta sa maintenance, sa gamot, ganyan. Sabi nga nila na prevention is better than cure. That's right. So, kung ikaw, nakakaramdam ka ng mga, ano, regardless siguro kung you're a busy type of person or hindi man, in case, huwag kang mahiya na kumonsulta or sa clinic kapag ikaw ay nakakaramdam kasi mas maganda din na may mga expert tayo na maka-assess kung ano yung kondisyon ng kapangangatawan natin. Pero, very practical. Kung ikaw, di ba, maiwasan naman yung mga stress, then maganda talaga na, yun nga, matulog ng tamang oras, yun, na uminom tayo ng wasto, at syempre, iwas na rin sa mga bisyo, lalo na, di ba, masakit sa bulsa yan. So, why did we put yung mga resources natin sa mga priority, lalo na ngayon na mahirap magkasakit ngayon? Kasi alam nyo na, yan ang napaka-importante na kailangan nating i-prioritize sa panahon natin ngayon. So maraming salamat, Sir Ren, sa iyong pagbahagi sa mga ilang ways na sa ganun eh, mas maging healthy ang ating, mas maging malakas ang ating immune system. At syempre, para maiwasan na rin hindi lang yung virus, pati yung mga iba't ibang mga diseases. Ayun, so sa ating susunod na talakayan, mga Kanovo Biscayano, sa ating naman pag-uusapan ang gardening at iba pang mga healthy pastimes during pandemic. Muli ako po si Joshua Calo, at ito ang inyong programa, Helping Hands with a heart.